This portion is brought to you by Leeds Agricultural Corporation, Sari Manok, Unaco, Toyota Motor Philippines, Pixa Corporation, and Quito Living PH. Isang masaganang umaga po mga ka-agripreneur. Ako po si Jiggy Manicad, ang inyong kasama sa kwentuhang itik sa impormasyon at kaalaman tungkol sa agrikultura at pagninegosyo. Malaki ang pakinabang sa bamboo o kawayan. Kaya naman, samut-sari rin ang mga bagay na nagagawa mula rito. Dito sa Pampanga State University ay patuloy ang kanilang mga pag-aaral para matuklasan ang pamamaraan sa pagpaparami ng kawayan. Sir Joel, nasan po tayo ngayon at ano ho bang expertise niyo sa area na ito? Nandito po tayo sa ating Bamboo and Rattan Research and Development Center. Dito po yung ating ginagawa ay yung pagpaparami ng mga planting materials sa kawayan. Pakikwente niyo po sa amin paano yung proseso bago talagang maitanim na sa mga lupa yung kawayan. Mula ho sa cutting pa lang, ano bang ginagawa niyo panimulan? Pipili kami ng mga superior trees na dapat malusog siya, maganda yung stand niya. Tapos ang ginagawa po namin, meron po kaming iba-ibang paraan kung paano mag-produce ng mga planting materials. Una po, ginagamit namin yung primary branch niya o yung sanga, lalo na po sa tinik. So kinakat po namin ito, tapos pumipili din kami ng pagkukunan na dapat ang edad po ng puno ay nasa isang taon hanggang dalawang taon na pagkunan ng mga sanga. Tapos after na naputol po namin yun, idadala po namin dito sa isang facility namin na tinatawag namin root chamber kung saan ipapaugat namin. Tapos after doon, individual pot na namin. Lahat ng mga nagugat, may dahon, so yun ang ipapat namin. Tapos dadaan siya sa recovery area namin ang isang buwan. After one month, may talagang buhay na sila. So dadalhin na namin sa hardening. Pagdating sa hardening, yun na yung pwedeng itanim na. Pagdating mo sa maturity ng kawayan, pagkatanim, mga ilang taon mo bago talagang pakinabangan po ng mga magsasaka? Dito po, kung depende po dun sa purpose natin, kung kahoy po ang ating after, maghintay po tayo ng mga limang taon bago talaga ma-harvest ng kahoy. Ngayon naman, kung shoot siya, so pwede na po yung mga tatlong taon. Sa tingin niyo ba ay malaking sagot din ito sa income at saka livelihood po ng mga kababayan natin? Opo, kasalukuyan po, marami kaming ginagawang training sa mga ating mga bamboo growers with partner sa isang ayensya, yung Department of Trade and Industry. So nagkakaroon po sila ng mga kabuhayan tungkol sa kawayan, paano magbigay ng extra income sa ating mga growers. Bilang panghuli, ano po yung nais niyong sabihin sa ating mga kababayan tungkol po dito sa potential na kita mula sa pagtatanim ng kawayan? Sana po in-encourage namin yung mga ating mga kasamang bamboo growers na expand pa yung ating plantasyon. Kasi po kasalukuyan, marami po ang demand sa shoot po at saka sa kahoy ng bamboo. So ito po ay malaking makakatulong sa ating kabuhayan. Sa UP Los Baños, na-develop nila ang isang uri ng hydroponic system na perfect daw para sa mga taga-syudad. Maaari din ito sa ating mga tahanan at alamin natin kung paano nila ito ginagawa.
Nandito po tayo ngayon dito sa Institute of Plant Breeding. Kasama po natin ngayon si Ginoong Boy Santos, ang father of SNAP Hydroponics sa Pilipinas. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din, Jiggy. Opo, at itong SNAP Hydroponics, ano po ba ito at paano nyo ho ito na-develop? Na-develop namin siya mga year 2000. Ito ay bunga ng kakulangan natin ng unang-una ng area para pagtanumin ng mga gulay. Pangalawa, na-develop namin to kasi yung usual na sistema ng hydroponics ay gumagamit ng pump, ng kuryente. Ito pong SNAP ay malaking tulong sa mga mamamayan. Ano po? Opo. Kasi nakita nila kung paano gawin ng SNAP na napakadali lang pala. Kasi ito ay gamit lang ng mga styro boxes na ganyan na napakamura o pwedeng mahingi. Tapos mga used cups na ginamit na. Tapos siling lang na madali namang ibigay ng gobyerno at konting tubig at konting fertilizer na lusaw. Yung plug po, dapat po, paglagay natin sa loob ng ating setup, dapat po ito po ay eksaktong-eksakto. So sa pagbubutas po, medyo mag-ingat po tayo, medyo matalas po talaga to. Karaniwan, 8 butas. Opo. So pagka nagawa na po natin to, ngayon po gawin naman natin yung tinatawag nating seedling plug. Approximately po hanggang 5 slices po yung gagawin natin dito. So kung mapapansin po natin na medyo malapit siya sa midway. So ito po kasi ito dito sa part nito magkakameron ng initial aeration po ng halaman natin during the seedling stage. Kapag tagal po niya, magde-develop po ng ugat ito sa paligid, tapos po ay yung extend na ugat. So doon na po tayo magkakameron ng tinatawag na root respiration. Kailangan po ng halaman natin yon. Kasi kung wala pong root respiration, ang mangyayari po sa halaman natin ay parang sinimulate natin yung condition wherein binabahay ang ugat. So pagka meron na po tayo nito, pwede na po nating ilipat yung ating halaman. So, magki-create po tayo ng maliit na hole sa gitna. Doon po natin ipapatak ngayon yung halaman natin. Tapos, konti lang po natin yung ano. Yan pong halaman natin, magre-recover na po yan. Mga 2 araw lang po, okay na po yan. So, ipitin lang po natin siya. Medyo ilalabas natin yung ugat niya na ano, yung unang ugat na tumibol. Pagka-ipit po natin ganito, ilalagay na lang po natin siya. Diretso na po. So, ang ugat naman po ng halaman, pupuntahan niya talaga yung lugar kung nasaan yung water saka nutrient source niya. So, halos nandito po, malapit po tayo dun sa edge nung styro box natin. Approximately po, ang ilalagay po natin ay 25 ml po ng bawat isa. So, wag po nating ilalagay siya ng sabay na sabay. Dapat po one at a time. So, pag inilagay po natin yung nutrient solution natin na isa, medyo hahaluin po muna natin bago natin ilagay yung kasunod. Medyo concentrated po itong nutrient solution na ito na pagka binigla natin, pagsamahin po sila, ang mangyayari po sa kanila ay magkikreate po sila ng precipitates. So yung precipitates po, hindi na magagamit ng halaman natin yun. So once na nagawa na po natin yun, takloban na po ulit natin yung ating nutrient tank. Dapat po, hangga't maaari, yung ating nutrient solution, initially po ay dapat nagtatouch lang siya doon sa baba ng ating cup. Ngayon, pag hindi po siya kasi nagtatouch, hindi po rin mag-aano ng absorb ng nutrient saka moisture tong cups natin. So, ang kakailanganin pa rin po natin gawain ay taasan natin ang nutrient solution. Sa sitwasyon pong ito, since mas maliit po yung ating cup at
design po talaga itong setup na to para sa styrocups. Pwede po natin baliktarin po itong setup natin. Ngayon, paglagay po natin dyan, ang isa pong paraan para matest natin kung talaga nag-touch siya, pag angat po niya, medyo may natulutulong tubig po o may tubig po sa ilang. Okay na po yun. So, pagka nagawa na po natin itong lahat ng ito, mag-iintay na lang po tayo ng 30 araw, then mag-harvest na po tayo, wherein makikita po natin halos kanto na po yung ating setup. So, ito na po yung itsura ng ating halaman. Nakain na tayo, sir. So, ang isa pong maganda natin para malaman po natin nag-enjoy ba talaga yung halaman natin sa hydroponic setup natin, ay mapapansin po natin yung puting ugat. Sa tingin nyo, gano'ng ka layo pa ho ang maabot po nito? Mga 20 years na yung technology na ito, pero hanggang ngayon, marami pa rin gusto matuto. Yun yung aming measure kung ba't ito ay malaking potential sa Pilipinas. Unang-una nga, malaki ang tubo pag ginawang livelihood project. Usually, ito ay maraming gumagawa as livelihood project na starting from popular sa mga super citizen, yung senior. Kasi walang ganong effort o energy na kailangan para gawin ng mga senior people. Sa bayan ng Binalbagan sa Negros Occidental, isang natatanging samahan ng mga magsasaka ang aming nakilala. Tuwing Sabado at Linggo ay nagsasama-sama sila para turuan ng mga volunteers ang mga magsasakang ito. Kilalanin po natin sila. Ang Peace Fund is a social enterprise. Hindi naman siya non-profit. We also want to profit, pero hindi siya ganun kalaki yung profit margin. Kasi para sa amin, kailangan maibigay mo yung para sa tao talaga. So ang system namin is, kung ano yung tinarbaho mo, yun din ang susweldohin mo. Hindi kami nagsusweldo ng regular sa ibang tao. We only have 5 regular employees. Ang iba kasi, majority kasi mga housewives eh. So wala sila nung 8 oras. So ang oras lang nila, paglibre sila sa anak nila, paglibre sila na hindi sila magluluto. Otherwise, hindi mo sila pwedeng talian. So, ganun lang. Kung ano yung tinarbaho nila, yun ang makukuha nilang income. We have vegetables, we have coconuts, we have livelihood projects from the waste ng mga basura. We also have aqua silvi project, yun naman mangrove crabs naman yung laman. So marami, kaya integrated, diversified, organic farm siya. Marami siyang pagkakakitaan. Kasi yun na ang ini-encourage din ngayon even ng Department of Agriculture. Ano siya dapat? Diversified. So malugi ka man sa product A, meron kang product B, C, D na pagkukunan pa ng ibang income. So ganun yung buong setup ng Peace Fund. Hindi siya umaasa sa isang produkto lang. Also, profit sharing yun sa amin. Yun ang correct term. Kung ano man ang tinubo, ibibigay sa kanya. Ang Peace Fund, planted siya with coconuts. Kakaiba siya. Sa buong Negros Island, Oriental man yun or Occidental, ang makikita mo puro tubo. So kami, ang Peace Fund farm is one of the few farms na dedicated siya sa coconut plantation. Kaya yun, sabi ko nag-isip ako na dapat ang gawa natin ng process na produkto, yung coconuts. So, nagpaturo kami paggawa ng coco sugar tsaka ng virgin coconut oil. Farm tourism site din kasi kami. So, accredited kami ng DOT, Department of Tourism. Again, that's another partnership. We promote also solid waste management, repurposing, recycling through Coke Atlanta, Coke Foundation Philippines. Meron kaming mga projects doon how to make projects from labels ng Coke, wallets. Meron kaming tiles from bottle caps. Yun yung mga tao namin na farmers, sila rin yung nagtatrabaho doon.
we also taught them how to make organic fertilizers from kitchen waste and agricultural waste. We are also campaigning for that circular economy. Na pag may pumasok dun sa loob ng farm, iikot lang yan dun hanggang sa masira na siya, hanggang sa mabulok na siya, andun lang siya. Hindi na siya lalabas. That's what we teach also. Ang main goal ng Peace Fund has always been we want it to be replicated all over the country. In fact, yung drip irrigation namin na tsaka intercropping in between coconut trees, yun na yung itinuturo ngayon ng DA, ng PCA na yun ang gawin nyo, mag-drip irrigation kayo to optimize the water supply. Kasi kami, wala kaming water supply. Alam mo yun, yung gusto namin yung resources na o-optimize siya. Sa General Mariano Alvarez sa Cavite, pinagmamalaki nila doon ang kanilang cultured oyster mushroom na proyektong pangkabuhayan ng GMA Cavite Water District. Bukod sa health benefits ito, ay malaking tulong din ito sa ating mga kababayan doon. Ma'am, nasan po tayo ngayon at ano po itong malaking hall o itong malaking kubo sa likuran natin? Tayo po ngayon, sir, ay nasa GMA Water District Mushroom Farm. Ma'am, ano pong ginagawa dito at kayo po mismo ay nagpo-produce ang mushroom dito? Yes po, sir. Apa? Dito po pinuproduce yung tinatawag nating oyster mushroom. Apa. So, yung proseso ho, pwede niyo bang pakikwento sa amin? Paano ba nagsisimula hanggang sa harvest ng mushroom? Opo, dito po, nagbabaging po tayo ng mga mushroom fruiting bags. Dito po yung ginagawa. And then dito rin po, tinataniman ng semilya para po mamunga yung mga mushroom fruiting bags po natin. Opo, yung fruiting bags mismo, dun po yung pinaghalo-halong mga nutrients to. Opo. Dun na mismo tumutubo yung mushroom. Yes po, sir. Dun na po mismo. Gaano katagal ho yung proseso mula dun sa bagging hanggang sa mismong harvest? Inaabot po siya, sir, ng mga less than a month, mga 45 days po. Hanggang sa pagluto po ng mga fruiting bags. Yun po yung tinatawag na sterilization po ng mga fruiting bags. Mm-hmm. Bago ma-harvest po ay gaano katagal po? Mga 2 months po. 2 months. 2 months. Tapos continuous po yun in another 3 months po. Daily po siya namumunga. Tapos daily rin po natin siya hina-harvest. Ibig sabihin, yung sa isang bag, araw-araw may laman ho yun kasi may mga binhi, kumbaga. Mm-hmm. Araw-araw po siyang namumunga. Araw-araw din natin siyang hina-harvest. Para po pag naani na po natin, tutubuan po siya uli ng panibagong mga bunga. Ang lifespan po ng ating isang fruiting bags ay umabot po siya ng 3 months. Sir Cesar, dito sa mushroom project nyo, gaano kalaki po ang impact nito at naitutulong sa mga komunidad sa palibot po dito? Ay, malaki pong naitutulong ito dahil pati yung mga barangays, yung mga farmers association, yung mga farmers namin dito at saka yung mga members, talagang nakikinabang sila dahil doon sa mga trainings na ibinibigay ng Water District. Kaya isinama namin yun sa resolution na maipasa para makatulong doon sa mga constituents ng GMA. Tsaka bukod doon, talagang yung kabuhayan, kung makapag-set up sila ng ganito, kahit mag-solo sila, yung sabihin, natuto sila at may kabuhayan. Ay, malaki pong tulong yun kasi magandang livelihood project ng mga taga-GMA. Tapos isa pa nga yun sa one town, one product ng GMA, sinusuportahan yun ng mga taga rito, napakagandang training noon sa kanila kasi once na makapag-training sila rito, lahat yung procedure noon magagawa nila sa bahay, pwede nilang i-put up Ay mas maganda lalo kung sa organization. Kasi kung sa organization yun, yung buong members na
makakaano, makakapag-project nung ganun, kikita yung mga ano, mga kalapit barangay or mga members. Ano ho nakikita niyong future para sa mga proyekto din ng Water District? Malaki pong potential kasi ito pong proyekto namin, ito po ay pagtulong po sa community dito po sa GMA. Sinasabi ko pong pagtulong kasi hindi po kami nagkokolekta ng pera or fees, any fees sa trainings. And then nagke-create po kami ng livelihood program o kabuhayan po sa mga walang hanap buhay. Especially po yung mga kababaihan dito po sa atin. And then kung sa business naman po, malaki rin po siyang potential. Kasi madali po siyang erase, madali siyang gawin, madali siyang alagaan. At mabilis din pong maibenta kasi masustansya naman po siya. Doon po sa mga hindi kumakain ng mga meat, ito po yung pwede pong pangpalit sa mga meat na sahog para sa pagkain. At yan po nagtatapos ang isa nating masaganang kwentuhan. Bisitahin nyo rin po ang aming social media accounts. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Jiggy Manicad at ito ang Agripreneur.